Good day everyone and welcome to another video for Basics of Technical Drafting. For this video, this serves as a continuation of the previous video, and if you haven't watched it, you can click here or you can find the link at the description box. So for today, we're going to focus on indicating or putting details on our isometric cubes or crate box. So as you can see here, we have here our drawing plate. Yan, nandito na yung ginawa natin kanina na cube at ginawa natin na isometric rectangular figure. So what are we going to do today is we're going to place all the details, place or measurements, place on our orthographic view dito sa ating isometric view. Okay? So lahat na naandito, ilalagay na natin siya dito. But first, what are the materials needed for this one? Again, we need pencil, we need eraser, any kind of eraser will do, ruler or T-square, and we also need our 30-60-90 triangle. Or kung wala naman kayong 30-60-90 triangle, you can use protractor. Okay? So make sure na 30-60-90 ang gagamitin natin kasi isometric figure ang gagawin natin ngayon. So 30 degree angle ang importante. Okay? So let's start. So we have here our cube. So hindi muna tayo direct ng magdo-drawing dyan. I-analyze muna natin ang ating figure. Okay? So takpan muna natin siya. I have here a blank paper. Yan. So option naman ito sa inyo kung magda-draft muna kayo or hindi. Freehand lang muna tayo. Gawa lang muna ako ng isometric. Somehow isometric na crate box. Wala tayong figure, wala tayong definite measurement, pero yan, tatry lang natin siya. Okay? So, ang lagi kong ginagawa, inuumpisahan ko muna siya sa ating front view. Okay? Similar sa kung paano din ako gumagawa ng orthographic views. Okay? Pag-analyze ng orthographic views from pictorial view to orthographic. Ngayon, from orthographic going to pictorial, si front view pa din kadalasan ang aking ginagamit. But it's up to you. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Okay? Or saan kayo gustong magsimula. Okay. So, ang una kong ginagawa, ina-analyze ko muna yung front view. Sa front view, meron tayo ditong solid, tapos slant dito sa may gilid. So, lalagay natin siya dito. Okay? So, dito naman, sa may banda dito, meron siyang naka-corner na ganyan. Pero siyempre, hindi yan pwedeng magkadikit pagdating sa front view kasi hindi naman ito makikita ang visible line na hindi nakalayo itong side na to. So, ayan muna yung kay front view. Nasa pinaka-outermost detail ng ating plane. Yan. So, now, punta ako kay right side view. Kay right side view. Okay, pareha sila ng height. Yan. Tapos, meron daw, ano dito? Meron daw hati, which is 1 centimeter. Ay, 1 inches. 1 inch, rather. Okay. Tapos, so, ito na yung ating right side view. Next one, let's proceed with our top view. Sa top view, meron tayong vertical rectangle dyan. Tama ba? Vertical rectangle. Yan. So, kadugtong siya ng ating front view. Okay. Tapos, meron siyang hati sa gitna. Okay. Eh, sa front, sa right side view, wala namang hati dito. So, I doubt na magkaroon ng hati dyan. So, ibig sabihin, ka-level siya nun nandito sa may baba. Okay? At diba, sa may front, sa may side view, wala namang line dito. So, wala daw visible line dyan. Pero, meron daw hati dito sa taas. So, therefore, dito siya. Yan. Okay? Ito din, kukonekta natin siya dito sa baba kasi pagdating dito sa may front view, wala naman nakalagay dito na space or visible line rather. Space lang siya. So, wala dapat ito. Okay. So, therefore, magkakonekta silang ganyan. So, balikan natin sa front view. May slant siya dito. So, ito din daw ay slant din siya. Yeah. So, this will be our figure. Okay, pero freehand ko pa lang siyang ginagawa para lang meron tayong guide.
Pero kung halimbawang naka-develop na kayo ng skill sa pag-drawing directly on your paper, pwede naman na. Okay. Oops, wait lang. May kulang pa tayo. Sa right side view, may nakalagay dito na line. So, dito yun. Kapantay nito. Yan. So, check natin. Sa front view, we have this side. Ito yun. Okay. Tapos yung triangle na nandun sa may gilid, which is this one. Good. Tapos, sa right side view naman, we have here our square. Yan. Okay. Then, another square, I think ito yung natin, pa-diagonal natin. And then, rectangle sa taas. So, this one yun. Okay. Yan. Next one, sa top view naman, meron tayo ditong vertical na rectangle. So, nandito siya. Ayan siya. And yung square. And yung square na nandito. So, I think tama ang ating figure. Okay. Yan. Nice one. So, ito yung magiging itsura niya. Try nating i-plot yung ating measurements. Okay. So, we have one. We have another one. Siyempre, yung total niya ay 2. Okay. Draft pa lang naman ito. So, don't worry. Next one, sa height, we have 1. 1 at saka total niya, which is 2. Sa right side view, we have 1. 1. Tapos ang total niya is 2. Okay. I think wala na tayo nakalimutang detail. So, ganito yung kakalabasan niya. So, mamaya, ilalagay natin siya dito. Okay. Yan. Ito namang isa. Ito namang another figure. Try natin i-analyze yung figure natin na yan. Okay. So, as you can see, ang ating isometric figure dito, mas mahaba yung ating front view or yung width ng ating front view compared sa ating right side view. So, sa freehand lang, gagawin ulit natin, baseline, vertical axis, cross axis, x and y. So, mas mahaba yung x kaysa sa y. Okay. So, I think, yan. Freehand lang naman. So, scratch lang ito. Okay. Punta muna tayo kay front view. Sa front view, okay, ganyan ang itsura niya. So, 3 inches kasi yung total nito. So, 1.5. So, let's say, nalagpas siya ng 1. Okay. Patayong ganyan. Tapos yung pahiga. Ang height niya ay 1. Yung muna. Next one, may space na 1. Tapos, meron mapupunta dito na isa. Pag yan ito ginagawa nyo, class, hindi pa naman accurate yung measurements nito. Gusto lang natin makita yung yung magiging itsura niya. Sa right side view, solid siya. So, katapat siya nito. Solid na diretso. Okay, hidden line to. So, natatago siya, ibig sabihin. Okay. Yan. So, yan yung sa right side view. Tapos may dalawang rectangle. Hindi pa natin madidetermine kasi paplot muna natin si top view. After ni front, ni right, punta ta kayo top. Okay, kadugtong niya dito. Yan. So, idudugtong lang natin dito sa may side na to. Tapos papunta dito. Kasi letter inverted L siya. Okay. Yan. Tapos may line daw dyan. Yan. There you go. So, dyan, next one, meron ka makikita dito. So, I think ito yon. So, may level. May lower level siya dito sa may ilalim. There you go. Okay. And then, as you can see, yung line na nandito sa taas, yun po yung slant dito. So, meaning to say, itong point na to, kukonekta siya dito sa baba. Okay. Kukonekta niya dito sa may baba. Once again, ina-analyze pa lang natin yung figure. Hindi pa muna natin siya nilalagay sa ating paint box. Okay? Yeah. So, diretso na natin ito dito. Kasi, oops, meron tayong maling ginawa.
wala siyang visible line doon. So hanggang dyan lang talaga yung linya niya. Okay. Pag tinignan mo siya kay top view, meron siyang line papunta doon. So i-connecta natin to dito. Okay. Ayan. So yung hidden line na nakikita natin dito, ito siya. Yan. So this is our figure. Yeah. So wait lang, may kukunin lang ako. Yeah, sorry for that. Okay, next one. Double check natin. Yan. So try natin burahin yung mga sobra muna para hindi tayo malito. Yan, balik tayo kay front view. Front view, ito siya. Yung isa. Tapos yung nasa loob, ito yun. Okay. So bigyan natin, oops. Bigyan natin ng palatandaan. And also on this side. And itong side na to, ito siya. Yan. That's our front view. Next one, punta tayo kay right side view. Itong unang rectangle na andito. Yan. So ito yon. Okay. So ito yung side din na hindi nakikita. Ito yung edge na hidden line. Kasi itong nasa ibabaw ay part din ng ating right side view. Next one, sa ating top view naman, ang una ay ito. Yan. So yan yung first natin. Tapos next one, this side, and also this side. So this area or space pertains to the diagonal area or non-isometric line or non-isometric side ng ating figure. Okay, so try natin i-plot lang yung measurements para lang meron tayong guide mamaya pagka ilalagay na natin siya sa mismong crate box. So first one, height, we have 1 and 1. So front view, we have 1.5. Isang buo na yon, isang buo nito. 1.5. So kung mapapansin nyo, anong measurement nyo nandito sa una? 1. So yan. So meron tayong 1. Tapos syempre, 1.5 minus 1 is equals to 0.5. Next one, yung space na to is equals to 1. Ito naman is 0.5. On the right side view, okay, it is divided into 2. This one is supposed to be 1 and 1. Yan, ito. Ilagay lang natin yung measurement. Okay? And then, sa top view, okay, ang measurement daw nito ay 2. Ayan. Okay. So, measurement ito ay total ay 2. So, there you go. We have already analyzed our orthographic drawing. Now, it's time to draw it on our crate box. Okay, so once again, kung ano, kung nagtataka ka bakit gawa na to, kasi on the previous video, nakagawa na tayo ng ating crate box. Okay, so meron tong equal measurement na 2 by 2 by 2 inches ang ating ginagamit. So similar to what we have done with our analysis, we're going to proceed first with our front view. So sa front view muna tayo pupunta. So front view, we have here 1 and 1. Typically, ang ginagawa ko, dito ako nag-uumpisa sa may intersection ng ating axis. So ito muna yung ipa-plot ko, itong 1 na to. So similar to what we're doing with our orthographic view. Yan, ganun ang ginagawa ko. Ngayon, meron tayong counter side. Ako, tinitawag ko lang siyang counter side. Itong side na to, tsaka yun nandun sa taas.
Kung wala kang 30-60-90 triangle, kung ano man yung nilagay mong measurement dito, yun din ang gagawin mong measurement dito sa taas. Kung meron kang 30-60-90 triangle, all you have to do is to place your ruler sa ating baseline. Grab your 30-60-90 triangle, place a 90-degree angle dito sa baba, and then ilalapat mo lang siya dun sa ginawa mong line kanina. Okay? So, saka natin siya lalagyan ng line pataas. Okay? Kung halimbawa wala ka namang 30-60-90 triangle, pwede ka maglagay ng mark dito sa baba for 1 inch and another mark of 1 inch dito sa may taas. Pero para mas madali, gamit na tayo ng triangle. So, nailagay na natin tong 1 at nailagay na rin natin tong 1. Ito po yun. 1 and 1. Yan, dalawang yan. Okay? Next one, punta naman tayo sa height ni front view. We have here 1 inch and another 1 inch. So, tandaan, huwag nyo munang didiinan yung mga lines kasi mamaya, kailangan lang natin diinan yung mga visible lines. Okay? So, yan. So, nailagay ko na yung mark na 1. Natatandaan nyo, kung ano man ang height ng front view, yun din ang height or measurement ng height ng ating right side view. Kaya, in-extend lang natin yan dito. Similar to what we're going to do on our isometric drawing. Kung naglagay ka dito ng 1 inch at another 1 inch dyan sa taas, lalagyan mo din dito sa may counter side niya or opposite side niya. Okay? Yan. Tapos, katulad nga dito, ina-extend lang natin siya sa kanan. Kung ano man yung height na nilagay nyo dito, yun din ang ilalagay nyo dito sa kabila pa. So, magme-measure din tayo dito ng another 1 inch din. Nilalagyan ko lang ng mark, and then it's time to connect them. Magkoconnectahin nyo lang yung dalawang point na minarkahan nyo kanina. So, light lang muna. Okay. Dugtong na din natin yung kay right side view. Okay. Balikan natin yung pag-a-analyze natin ng figure kanina. Kung papansin nyo, ang pinaka-nakasagad sa outer part or yung sa mismong labas ng ating crate box ay itong side na ito. Okay? So, ang gagawin lang po natin ay ipa-plot natin siya dun sa crate box natin. Okay? So, meron siyang slant dito by which pag tinignan natin dito sa may orthographic view, kung nasaan yung intersection ng dalawang line na ginawa natin, kukonekta lang natin siya dito sa may lower right. So, dito po iyon. There you go. Okay? Now, erase muna natin yung mga hindi kailangan linya para hindi tayo malito mamaya. Ayan. So, I'll erase this and also this line. Kasi, yan. So, front view, wala namang line dito. Okay. So, nailagay na natin itong primary measurement ng ating front view. Sunod, punta tayo kay right side view. Okay? Kay right side view, meron daw siyang measurement na 1 inch and another 1 inch. So, ganun lang din yung gagawin natin na measurement. So, mula dito sa corner, magme-measure lang tayo ng 1 inch going to the right. So, lalagay ka dito ng mark. Okay? And then, two methods. You can place your ruler on your baseline. Then, ilalagay po ninyo sa taas sa inyong 30-60-90 triangle with a 90-degree angle dito. So, gagawa natin siya ng line pataas. Huwag mo nang didiinan. Okay, yan. Kung wala kayong 30-60-90 triangle, protractor ang gamit ninyo, pwede nyo lagyan ng mark dito for 1 inch. Tapos, sa counter side niya, lalagyan nyo din siya ng 1 inch. Tapos, tsaka nyo pagdudugtungin. Okay? So, balikan natin yung ginawa nating analysis kanina. Ang pinaka-nakasagad sa ating crate box ay itong square na to. So, that is a visible line. Okay? So, visible ito. Kung mapapansin nyo, ang inuuna kong lagyan ay yung mga nasa outermost
part or yung nakasagad sa pinakalabas ng crate box muna ang inuuna ko. Okay. Kasi tsaka natin titignan kung ano yung mga naandun sa loob. Okay. So as you can see here, wala tayong nakalagay ditong side. So therefore, we're going to erase this line. Okay. Yan. Yan. So ito na, nakalagay sa pinakalabas ng ating side view. Punta naman tayo kay top view. Sa top view, meron siya dito. Okay. Meron siya ditong vertical rectangle or upright rectangle. Balikan natin yung orthographic view. Tingnan nyo. Ang measurement nito ay 1 inch. Okay. So, nailapat na natin dito yung 1 inch. Ngayon, ang gagawin lang natin, sa counter side niya, magme-measure din tayo ng 1 inch dito. Okay. Punta tayo sa counter side. Ito yun, 1 inch. And then, put a mark. And then, connect those two. Yan. So, yun na yung rectangle na to. Okay? Yan. O, balik tayo kay front view. Kay front view, kung mapapansin nyo, tama na siya. Punta tayo kay right side view, tama na din to. Punta tayo kay top view, tama na din to. So, ang gagawin na natin ay yung mga lines na nandito sa may loob. Itong mga lines na to. So, paano po ang gagawin natin dyan? Tingnan ninyo yung front view tsaka yung top view. Sa front view natin, itong line na to, okay, ito siya. So, kailangan niya, kung mapapansin nyo, kapag in-extend natin siya sa kanan, nandito din to. Tama? So, they have the same height. Anong height? 1 inch. So, ano pong gagawin natin? Maglalagay tayo dito sa point na to or corner na to ng 1 inch. Pababa. Paano po natin gagawin yon? Kuha ka muna ng ruler, lagay mo sa baseline, make sure na nakatama siya, or tama siya sa baseline mo. Ipapatong mo sa ibabaw yung 30, 60, 90 triangle. Tatapat mo dun sa may corner na yon. Okay, and then, gawan mo lang muna ng line pababa. Wala mo ng measurement. Yan. Okay. So, anong height nito? 1 inch. So, ang gagawin lang natin, mula dyan sa corner na yan, magme-measure tayo ng 1 inch pababa. So, hanggang dito siya. Okay? And then, pagdudugtungin natin silang dalawa. Okay, wait lang. Masyadong maliwanag ata. Yun. Yan. Okay. So, yung line na na-analyze natin dito, ito na siya. Okay. Next one, ito naman tayo, yung line na to. Okay. So, na-measure mo na yan ng 1 inch, idudugtong mo na lang yan dito. So, therefore, itong corner na to, dudugtong siya natin. Idudugtong natin siya dito, sa kanto nito. Yun. Burahin ko yung sobrang linya para hindi kayo malito. Yan. Okay. Next one, tingnan natin. Ito namang line na to ang kailangan natin mailagay. Okay. Kung mapapansin nyo, mahirap hulaan kung nasaan siya dun. Ano pong pwede natin gawin? Pwede nyong ilagay yung 30, 60, 90 triangle dito sa may baseline. Kunin nyo ang inyong 30, 60, 90 triangle tuloy sa baseline. Ruler sa baseline. Kunin nyo yung 30, 60, 90 triangle. Nasa kanan yung 30 degree angle. Kasi, kapag kanan dito yung point, gagawa natin ng line papunta sa kaliwa. Remember, ang isometric ay equal ang angles niya or ang axis niya. So, therefore, sa paggawa natin itong line dito, kailangan meron siyang 30 degrees dito sa part na to. So, ano pong pwede natin gawin? Lagay si ruler sa may baseline. Lagay si 30, 60, 90 triangle. Itatapat nyo siya dun sa corner. Tsaka siya gagawa ng linya papunta dun sa kaliwa. Kung halimbawang hindi naman ganun ang gusto mong gawin, pwede mong tignan. Ano bang measurement ng width nito or ng depth nito? We have 1 inch. Tama. Okay. So, kung may 1 inch dyan, tignan natin yung counter side niya. Meron din tayong 1 inch na ime-measure. Tsaka mo sila pagdudugtungin dalawa.
Okay. So, na-i-plot na natin to, ito, at ito. Next one, ito na tayo yung pa-diagonal, non-isometric line. Kung mapapansin nyo dito, sa may isometric view natin, magkakonekta tong point na to. Next one, ang gagawin lang natin, itong corner na yan, ikokonekta lang natin dito. There you go. Okay. Next one, burahin na natin yung mga hindi kailangang linya. Kung papansin nyo, dito sa inanalyze natin, wala to. Okay, tingnan nyo dun sa may orthographic natin, wala din siyang nakalagay doon. So therefore, buburahin natin itong line na ito. Yan. Next one, kung mapapansin nyo din sa front view, okay, eh itong line na to, that signifies this visible line. So wala na dapat linya dito sa may part na to. And also this one. There you go. Purahin ko lang yung mga hindi kailangan. Tapos be ready for the visible line. Kung dun sa previous natin na ginawa sa crate box ay in-ink nyo na, ginamitin nyo na ng ball pen para malagay yung box. Tapos ito, ginawa na natin to dun sa loob ng box. Tapos naka-ink siya. I prefer na gumamit na lang kayo ng ibang color ng ink para naman dito sa detailed na. Okay. So double check natin bago natin i-trace lahat ng visible line. Ito siya. Okay, next one, yung triangle na yon ay ito. Yung cube na yon or box na yon ay ito. Yung slant ay pertains to this one, rectangle, horizontal rectangle. Okay, next one, yung vertical or upright rectangle natin, yung cube, and itong slant. So, kung mayroon pa ba tayo naiwan, wala na. Okay, so basically, wala namang pangalan yung ating view, so hindi natin siya lalagyan ng label. At least, hindi lang kayo yung walang label. Pati itong drawing. Char. Okay. Patrace natin yung mga visible edges or visible lines. Okay. Pag equal ang, ano kasi, equal ang measurement ng bawat sides. Madali lang kasi. Pwede mo siyang gamitan ng 3690 triangle, actually. Yan. Next. Mapa tayo. Kabila. So, hindi natin i-erase iba yung baseline. Ito pa pala yun ang isometric line natin. There you go. Okay. So, that is our isometric figure or isometric projection of the given orthographic view or orthographic projection. Nice one. So, kung parehas tayo ng gawa, good. Punta naman tayo sa kabila. Okay? Dito na tayo sa kabilang side. Medyo mas marami nga lang tong detalye. Okay? Mas marami nga lang siyang details kumpara dun sa una nating ginawang figure.
So, kaparehas ang ginawa natin dun sa cube kanina. Ang unahin natin ay yung front view. At ako typically, kayo depende kung anong gusto nyo na umpisahan. Pero ako ay prefer lagi na kay front view ako bumabatay. Kasi kung ano man yung mga details kay front view, it is relative to other details for the right side view or the side views and the top view or the bottom view. So dito, sa may front view natin, ano ba yung nasa pinaka-outermost part? Ito pong part na to. Okay, yan pa letter L na yan at saka itong cube na naandito. So, tingnan natin yung measurement. Plot lang muna natin yung measurement, lahat ng width at saka lahat ng height. So, ang total width natin is 3 inches. Meron tayong 1.5, 1 at saka 0.5. So, ang gagawin natin mula dito sa corner, kung papansin niyo yung corner na to, 0.5 ang gagawin natin. Itong corner na to, magme-measure tayo ng 0.5 papunta sa kaliwa. And then, 1, tapos 1.5 yung matitira. So, ipa-plot na natin siya. Place your ruler dun sa may intersection ng axis. So, this is 0.5. Yan. 0.5, tapos we have 1. Place natin yun para hindi tayo malito kung gusto nyo. Okay, we have 1. There you go. Okay. Tapos yung natitira is 1.5. Okay. So, kung wala kang 36-90 triangle, kung ano man yung ginawa mong measurement dito or minark mong measurement dito, yun din ang ilalagay mo dun sa taas. Pero kung meron kang 36-90 triangle, lagay mo na lang yun sa baseline. Make sure na nakalapat siya ng husto. And then, ilalagay mo si 36-90 triangle dito sa may ibabaw. Okay? Then, to yung point na yan, itatapat mo yung 36-90 triangle and then create a vertical line. Ito man ang didiinan. Same with this mark. Okay. Yan. So, nailagay na natin si 0.5, si 1, at saka si 1.5. Ngayon, kung mapapansin nyo, dito sa may ating front view, meron pa tayo ditong isang detail by which wala dito yung measurement. Saan po natin makikita yung measurement niya? Dito sa may taas. Ang measurement niya is 0.5. So, therefore, mula dito, magme-measure pa tayo ng 0.5 papunta sa kaliwa. So, tapat nyo lang yung ruler. Tapos, lagyan natin yung 0.5 dyan. Lagay nyo si ruler kay baseline. Tapos, ilalagay nyo si 36-90 triangle sa ibabaw ni ruler. Tapos, itatapat nyo siya dun sa may. Yan. Sa may nilagay natin measurement. Then, gagawa ng vertical line. Okay. So, nailagay na natin yung measurement nito. Measurement nyan. At measurement nito. Okay? Yan. Next one, punta naman tayo kay height. Ang height dito sa may orthographic view natin is 1 inch and another 1 inch. So, therefore, lalagay lang natin dito sa may height yung 1 inch na yon. So, that, lagay nyo lang yung mark. Dito din sa kabila. Tapos 1 inch and then pagkukonektahin nyo lang silang dalawa. Tandaan, huwag munang didiinan para kapag nagkamali or hindi naman kailangan yung line, madali na lang siyang burahin. Yan. So, nailagay na natin si height. Now, balik tayo doon. Okay. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong L, okay, na visible. So, tignan nyo lang muna, burahin muna natin yung mga lines na hindi natin kailangan para ma-achieve natin tong portion na to. So, ang width niya is 1. So, walang line na nakalagay dito. So, therefore, we're going to erase this line. Yan. Next one. Kung mapapansin nyo, wala ding line na nakalagay dito sa may baba. So, therefore,
tatanggalin din natin itong linyang ito. Okay. So, nailagay na natin siya. Next, ay ito naman, itong portion na to. So, nandito siya. Mapapansin nyo, wala naman siyang visible line na nandito. So, therefore, we're going to erase this one. Okay. Next one, kung mapapansin nyo din, wala din naman siyang visible line na nandito. So, we're going to erase this line 2. Okay. Next, wala rin siyang nakalagay dito, the visible line. Puburahin din natin to. There you go. So, na-plot na natin. Balikan natin yung ina-analyze nating figure kanina. This side and this side. Okay. Next one, let's proceed with our right side view. Sa right side view, katulad nga ng in-explain ko sa inyo kanina, kaparehas ng orthographic view, kung ano man ang height ng inyong front view, it has the same height with our right side view. Okay, so dito. So meron tayo dito 1 inch. Okay, na-plot na natin yung 1 inch. So ilalagay din natin yan dito. So, anong gagawin? Pwedeng 30-60-90 triangle, ilalagay sa baseline yung ruler. Tapos, kunin si 30-60-90 triangle with our 30-degree angle dito sa may left side part. Tapos, itatapat nyo lang siya dun sa may edge na yon. Yan. And then, lalagyan mo na siya ng line papunta sa kanan. Kung halimbawang ayaw mo naman ng ganong method, pwede mo naman gawin na pagka-plinat mo na yung 1 inch dito, i-measure mo na lang din doon sa may counter side niya, yung 1 inch na yon. Tapos, tsaka mo sila pagkoconnectahin. Okay? So, we are done with this one. Now, let's try to analyze nasaan na yung line na naandito. Okay? Kung mapapansin nyo, andito siya sa may slant. So, hindi pa natin siya na ipa-plot. Okay, mahirap pang i-plot kasi hindi pa natin na ilalagay si top view. Punta muna tayo kay top view. Okay? Ngayon, dito kay top view, kung mapapansin nyo, ito po yung gagawin natin, itong side na to. So, pareha sila ng width na nakay front view. So, ito na po yun. Okay, i-extend lang natin siya dito sa may taas. Okay? Mapansin ninyo. Puntahan natin si orthographic view. Try natin i-analyze from our orthographic view, yung itsura niya. Okay. So, ito, meron tayong 1 inch. So, dito. Lalagay din natin dito na another measurement. Ipa-plot din natin siya dyan sa kabilang side. And then, pagdudugtungin natin silang dalawa. Huwag nyo muna didiinan. Yan. Okay, para po yan dito. Okay, next one. Ayan. Puntahan naman natin. Ay, meron pala tayong nakalimutan sa may right side view. Ang nailagay lang pala natin kay right side view ay yung height. Hindi pala natin nalagay yung width. Ay, yung depth rather. Yung depth na 1 at saka 1. So, dito, balikan lang natin ha. Sorry. So, balikan lang natin. Dito, magbe-measure lang tayo ng 1 inch. Dito. So, gagawa natin siya ng line na patayo. Lagyan natin dito si baseline, si ruler sa baseline. Tatapat natin sa kanya. Saka tayo gagawa ng line pataas. There you go. Okay. So, as you can see, hidden line yun nandito. So, therefore, wala siyang linya dito dapat. Okay. Yun. Balik tayo kay top view. Nakalimutan lang natin to kanina. Okay, top view, kung mapapansin nyo, kung ano man yung nakalagay na measurement ng depth dito, itatayo lang natin yan dito sa ating top view. So, kung meron tayong minessure dito na depth na 1, itataas lang natin yan dito para makuha natin yung measurement nito, which is 1. Therefore, kung naglagay na tayo dito ng measurement, sa counterpart niya or counter line niya or opposite line, gagawan din natin siya ng measurement na kaparehas nito. So, kung meron tayo, anong measurement nito? 1 inch. Tama? So,
So dito sa kabilang side, magme-measure lang din tayo ng 1 inch mula dito sa corner na to. Yan. And then pagkokonektahin natin silang dalawa. There you go. Okay? Pag-connect na. Ngayon, ang i-achieve natin itong side na to. Mapapansin nyo, wala namang line doon. So, therefore, puburahin natin itong linya na to. Next one, ito naman, wala namang line dito. So, therefore, puburahin din natin yung line na naandito. Yan. Okay. So, kung mapapansin nyo, isang diretso pa rin to. Meron pa din ditong visible line. Diba? Na ang measurement ay 2. It pertains dun sa may slant. Okay? Dun sa may non-isometric line natin. Okay? So, ipa-plot natin tong 2. Mula dun sa corner na yun, magme-measure tayo ng 2 inch papunta sa kanan. Oops, sorry. Okay? Lagay mo dyan. Tapos, lagyan natin dito ng mark. Ganon din ang gagawin natin dito sa counter line niya or opposite line niya. 1, 2, so put a mark. Then pagdudugtungin lang natin silang dalawa. Yan. So meron na tayo nito. Ito na siya. Okay. Ngayon gagawin na natin yung mga lines na naandito sa loob. So ito, ito, yan, pati yung nandito. Okay, so ang gawin natin, from top view, pupunta na tayo sa loob. Kung napapansin ninyo, dito, meron na tayong line dito, which is hindi naman talaga dapat kasi wala naman siya dito. Okay, so nakaslant na siya pagdating dito kay front view. So pagdudugtungin natin itong dalawang to, itong corner na to papunta dito. So, lagay mo lang si ruler. Yan. Next one. Oh. Itong corner na to, idudugtong mo siya dito. Okay. There you go. Okay. So, front view. Wala naman siyang visible line. So, therefore, we're going to erase this line. Also, this one. Okay, next one. Similar to what we have done a while ago dun sa ating unang figure. Okay, ang gamitin natin from our top view, dun tayo gagawa ng line pababa. So, itong line na to ang gagawin natin. So, ano po bang height nyan? Ang height nyan ay 1. So, tingnan nga natin, double check natin sa ating front view. Ayan, sa front view, ang height nito ay 1. So, gagawin natin, kailangan nating magawan to ng line pababa dito with a measurement of 1 inch. So, lalagyan natin dito si 36, yung ruler, lagyan natin sa ibabaw yung 36-90 triangle, tapos itatapat natin dun sa may corner na yon. There you go. Then afterwards, gagawa tayo ng line pababa. Okay, hindi ko pa muna siya nilagyan ng measurement. Okay, so, yung height natin is 1 inch. So, paplot lang natin from that corner, pababa. Yan, hanggang dito siya. Yun yung 1 inch niya. Then, pagkokonektahin natin itong dalawa para magawa natin yung visible line na to. Okay. Yan. So, mula dito sa top view, nilagyan natin ng 1 inch. Tapos itong corner na ito, ikokonekta natin doon. Yan. There you go. Burahin ko muna yung linyang sobra. Para hindi tayo malito. Yan. Next one. Oh. Kung mapapansin nyo sa top view, isang diretsong linya yan. Okay. So, sa in-analyze natin na figure, kung mapapansin nyo, yan siya. Ito yung linya. So, therefore, yung corner na to, i-coconnect natin sa corner na yan. Itong kantong ito, ay i-coconnect natin doon.
Huwag nyo muna didiinan hanggat hindi pa tayo tapos mag-plot ng details. There you go. Okay. Now, kung papansin nyo, dito sa may area ng ating front view, meron tayong 0.5. Ito na yung counter line niya. So, gagawin din natin to ng 0.5. Grab your ruler. Measure ka from this corner going to left ng 0.5. Tsaka mo sila pagkoconnecta yung dalawa. Or, pwede mo ilagay ulit si 36-90 triangle dito. Ipapatong mo yung si ruler dito. Tapos si 36-90 triangle dito. Tapos tsaka mo sila gagawa ng linya. Kahit alin dun sa dalawang method na yun, pwede. Okay. Next one. Kung mapapansin nyo, ang gagawin na natin ay itong area na to. Ano po bang measurement nito? Okay. Ang measurement nito is 0.5. Yan, 0.5. So, ang gagawin lang natin, kung 0.5 yan pababa, dito, magpa-plot din tayo ng measurement papunta sa kanan ng 0.5. Okay? And then, pagdudugtungin natin silang dalawa. Or, katulad niya na sinabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng 36-90 triangle tapos ruler sa baseline. Okay? So, kung mapapansin niya sa may front view, wala naman tong visible line. So, dito, buburahin na natin to. Okay, so you think we're done? I don't think so. Tingnan nyo yung top view natin, walang line na nandyan. So wala din dapat itong linya na ito. Yan. So may kulang pa sa figure natin, diba? Yung hidden line na to, hindi pa natin na ilalagay. Okay, tapos kulang pa siya dito. So ano pong pwede natin gawin? Kung mapapansin nyo kasi dito sa inanalyze nating figure kanina, papasok siyang ganun. So, therefore, may line dapat siya dyan, tapos may line dapat to pa baba. Okay? So, paano kung gagawin natin? Kunin niyo yung ruler. Yan, ruler dito sa baba. 30-60-90 triangle, papatong sa ibabaw. Place nyo dun sa may corner. Lagyan nyo lang muna ng line. Yan. No definite, ano muna tayo? No definite measurement. Okay? Anong height nito? Ang height. Anong depth nito? 1 inch. So, lalagyan din natin dito ng measurement. Mula dun sa corner na yan, papunta dito. Para magawa natin ng line pababa. Or, yan. Or, pwede nyong gawin, na ipapatong nyo si 36-90 triangle dito sa may ruler ninyo. Tapos, tatapat nyo dun sa corner na yon. Tapos, tsaka magagawa ng line pababa. Yan. Okay? So, yan. So, basically, hindi nilalagay ang hidden lines sa isometric view not unless needed or not unless required. In our case, try lang natin para naman matutunan nyo din kung paano maglalagay ng hidden line. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan nating malaman yung dito, yung height nito, which is 1 inch. Tapos, ikokonekta natin siya dito sa may corner na ito. So, pwede mong ilagay si ruler, 36-90 triangle, patong mo sa ibabaw. Tapos, ipiplace natin siya dito sa may edge na to. Tapos, gagawa na natin siya ng hidden line. Laging tandaan, ang hidden line, ang start niya, kailangan ay nakadikit siya dun sa mismong corner. Next one, ang hidden line, kapag kabababa siya, hindi niya dapat, di dapat siya dumikit sa visible na, not unless hanggang dun lang talaga siya. Okay? So, nilagyan ko muna siya ng pababa. Sunod, yung pahiga naman na hidden line. So, itong corner na ito papunta doon. So, baseline ulit sa 30-60-90 triangle. Tatapat natin siya doon sa may kanto. Okay. Hidden line.
make sure na magka-cross silang dalawa. Yan. Tapos burahin natin yung sobra. Next one. May kulang pang hidden line dyan. Itong corner na ito. Okay. Kasi pag nakaharap ka sa may front view, may makikita ka dyan corner sa pinakababa. So, ipa-plot lang natin siya. There you go. There. Okay. So, balikan natin yung inanalyze nating figure kung parehas sa sila na itsura somehow. L, square, nandito sa may loob, parang bench. So, may taas. Okay, slide. Tsaka nandito sa may gilid. So, I think ready na tayong maglagay ng visible line. Okay? Kung halimbawang naglagay na kayo ng ink dun sa previous nating ginawa, pag maglalagay na kayo ng visible line, ibahin nyo na lang yung color ng ink. So, kung black yung ginamit ninyo, para lang makita natin. Okay, kasi ginawa natin tong continuous na figure. So, yung ginawa kasi natin create box. Previously, dun sa video natin na nakaraan, ay tinuloy lang natin dito. Isometric line natin. And there you have it, our isometric projection of this given orthographic view. Yan. Tama-tama. Sakto lang sila. Yan. Yun. Hey. So, kung parehas tayo na nagawa, nice one, good job. Kung medyo hindi parehas, balikan natin ang unting video. Tingnan ninyo kung saan kayo nalilito. If you do have any question, you can comment down below. You can message me para matulungan ko kayo in any way I can. So, yun. So, yan. We are done with our isometric figure, with isometric view. And hopefully, sa susunod natin mga pictorial drawings, oblique naman yung gagawin natin. Yun. So, hopefully, na marami kayo natutunan para sa video na to. Especially when it comes to analyzing orthographic view or orthographic projection na gagamitin ninyo for pictorial drawing. Mahalaga kasi to kasi it would help you a lot in developing blueprint reading. Kapag marunong na kasi kayong tumingin ng pictorial drawing against your orthographic projection or orthographic drawing, maaari nyo nang ma-spot kung ano man yung mga nawawala, ano man yung mga kulang na details, measurements, sides, at saka yung pag-visualize ng angles ng iba't ibang figure.
So yun, thank you very much for watching. I guess this is the end of this video. Thank you very much and see you on the next video.